Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami maipagsanggalang. Iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirangmuog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay. Ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin.
Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't walang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y ligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Puon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po ang lahat. Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Sinabi ng buong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom, nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos po ng linggong ito,
At para bago man tayo pumasok sa linggo ng mga Kwaresma, atin pong balikan at alalahanin mabuti ang mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa atin sa buong linggong ito. Nung Lunes, tayo po ay pinaalalahanan ng isang bagay na dapat nating gawin. Hindi lang tayo dapat walang ginagawang masama, kundi makita rin natin na tayo po ay gumagawa ng mabuti. Kaya sabi ni Jesus doon sa lalaki na nagnanais magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan, ang payo o ang sabi ni Jesus sa kanya, umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Noong Martes, ang sabi ni Jesus, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. At tinan niyo po, no? Yung magkasunod na mensahe, no? Yung pagsusurrender, pagre-renounce, pagbibigay ng mga bagay, no? Pagdi-detach doon sa mga bagay na inakala mo noon na makakapagpaligaya sa iyo. Darating ang panahon, kailangan mo din mag-detach dyan dahil ang katotohanan, hindi talaga yan ang makakapagbigay sa iyo ng buhay. Nung Miyerkules, ang sabi ni Jesus sa pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo, sa pagpapalagay natin ng abo, sa paggawa natin ng mga sakripisyo, pag-aayuno, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Nung Huwebes naman, ipinaalala muli ni Jesus, kung talagang seryoso tayong sumunod kay Jesus, ito ang makikita natin. Ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. So kung sinusundan natin ang Poong Jesus Nazareno, kailangan din nating danasin at pagtiisan ang lahat ng hirap na dapat nating pagdaanan. Nung kahapon po, Biyernes, ang paalala ni Jesus, may kanya-kanyang panahon. Sabi niya, kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Yung bang, no, may panahon para magluksa, may panahon para magsaya, may panahon para umiyak, may panahon para lumigaya. Huwag natin para bang buong taon na lang ang buhay mo, Kwaresma. Ngayong panahon ng Kwaresma, ano ang nararapat nating pagkilos? Ano ang dapat natin maging pag-uugali? At ngayon po, sa kwento na ibinigay sa atin sa pagtawag ni Jesus kay Levi o Mateo na itinuturing na isang makasalanan dahil nga sa kanyang trabaho, isang maniningil ng buwis at itinuturing na makasalanan dahil sa hindi niya pagsingil ng wasto o tama ng buwis. Kaya po, no, sabi ni Jesus, doon sa mga tao po na nagki-question, bakit siya nakikikain, nakikisalo o sumasalo sa mga makasalanan. Ang sinabi lang ni Jesus, naparito ako
hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. So, siguro magandang makita natin ngayon, kaysa tingnan natin ng iba, kaysa husgahan natin ng iba na makasalanan, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ikaw ba yung matuwid na kaya ka pala nagsisimba araw-araw o tuwing Biyernes o tuwing Sabado dahil ang tingin mo ba sa sarili mo mabait na? Hindi na nakakagawa ng kasalanan? O kaya ka nandito dahil naniniwala kang tinawag ka ng Diyos? Hindi para umupo lang dyan, hindi para matulog, hindi para humingi ng kung ano-ano. Baka sa puntong ito, tinawag tayo ng Diyos para magsisi, para humingi ng tawad. Hindi ko alam, no, kung sa pagpasok ba dito, automatic, Lord, pengi naman ng pera. Lord, pagalingin mo naman ako. Lord, sana matanggap ako sa trabaho, makapag-abroad na. Meron bang bahagi na salamat, no, at humihingi ng tawad? Sana po, no, pag-isipan natin ang mabuti. Sa panahon ng Kwaresma, ito ang panawagan ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Ang magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil sa taong nagsisisi, handa niyang ipagkaloob ang pagpapatawad. Kasunod na dyan, ang pagkakaloob ng iyong kahilingan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob, sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Banal na Tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na Tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan, naway maituring bilang isang tahanan, nang nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Banal na Tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng Mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo, sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na Tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng pagalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na Tagapagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na Tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog
ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilog po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para hindi lamang sa tinapay na buhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halin at magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong maniklob.
ng may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi naman sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoong aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pahundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.